Hello! It's a beautiful Wednesday today and nakikita nyo sa aking background, ayan. Nakabukas yung aming fridge kasi naglilinis ako ng ref namin. Kailangan malinis yung ating ref para mailagay natin ng maayos yung laman, naka-organize. Ayan, pagkalinis ko ng refrigerator, nagprito na ako ng ulam. Ang ulam namin ngayon ay chicken. Ayan, ilang piraso lang kasi may natira pang adobo kahapon. Tapos, may nagbenta sa akin ng mais. 45 pesos ang kilo. Ayan. Nilagang mais. Masarap yan, merienda. Nilagyan ko siya ng asin at saka asukal. Hindi po yan sweet corn, yan yung mais na puti. Ayan, nilagyan ko lang ng asukal at saka konting asin para medyo magkaroon ng lasa. Binentahan ako ng kapitbahay namin, no? Minasa. Ano to? 180 pesos. Masarap siya. Ang lasa nito, para siyang puto seco. Sarap yan. Naku, yung binili ko palang ano, pakwan, di ko pa pala nabiyak. Teka nga, buksan na natin at nang malafang na. Hatiin na natin tong pakwan. Hindi namin mauubos ni mama to. Yung mga bata, hindi naman mahilig dito. Kaya, kalahati lang muna yung aking i-slice it. Okay, itong kalahati ng pakwan, itatabi ko muna. Siguro, kung mauubos namin yung kalahati, mamaya ako na i-slice-slice itong kalahati. Pero lalagay natin sa ganito, sa cling wrap, ibabalot natin siya para hindi siya dapuan ng langaw. Kasi diba, minsan yung mga langaw, nakakalusot pa rin sa loob ng fridge. Okay. So, pwede na natin itong ipasok sa loob ng fridge. Ayan, ganyan. Lalagay natin syempre sa isang container na lalagyan para dito natin ilagay yung ating mga nabiyak. Diba? Para hindi siya lalangawin. Tikman nga natin kung matamis. Pakwan kayo dyan. Ang lutong at ang tamis. Masabaw. Ang sarap. Pagtapos dito, maliligo na lang muna kami ni Liam bago kami mag-lunch. Kasi naglinis na ako ng bahay, nakapaglaba na at nakapagluto na. Kaligo na rin sa wakas. Nauna na silang kumain. Ako na lang ang hindi. Sobrang init. Nauna na silang kumain. Kami na lang ni Liam. Kasi nga, sabay na kaming naligo. Tara, Liam. Let's eat. Sikulit, eh. Sikulit bulilit. Let's eat! Kakain na, okay. Asan yung pinagkainan ni Kuya? Ba, hinugasan? Oh! Hindi hinugasan! Diyos ko! Ay, naku, inuwanan yung chicken niya dito. Oh, sayang! Uy, ang dami pang laman nito, ah! Diyos ko, sayang naman. Si Dud talaga, oh! Ito yung lunch namin, chicken. Nauna na silang kumain, kaya ito, isang piraso na lang natira sa akin. Tigi-tigisa lang naman kami. Tapos, may natira kahapon adobo. As in, leftover. As in, kapranggot. Kain na. Chicken? It's like, yes, it's like Jollibee chicken? No, chicken. Yeah. Chicken. Mm-mm. You taste it. It's like Jollibee chicken. Mm. Oh. Mmm. Yum. Sarap! Sayang yung manok na natira ni Dud. Nilagay niya kasi kagad sa lababo eh. Eh baka kasi ginapangan na ng butiki yun, di ba? Ang dami pang laman. Halos yung balat lang ang kinain niya. Naligo kasi ako eh. Kaya hindi ko nasubaybayan yung pagkain niya. Kasi di ba ligo-ligo na nga ako kanina.
You wait for mommy, ya. I'll get one. Here is the pakwan. No, it's one. What? Wow. Look at that. No, it's one. Alam nyo yung pakwan, walang ganong buto. Ang bongga. So delicious. Taste it. Wow, yummy? Yes. Hold it. Sarap nito. Kain tayo. Nako, baka may makain na buto to si Leah. Bagay, luluwa naman niya yan, malamang. Ang tamis. Ang tamis. Tsaka ano, ang katas niya. Sarap. Nakatulog na ang makulit. Natulog si Liam doon sa sala. Ikaw? Ha? Okay lang mo dito. Okay ka lang dyan. Mais. Merienda. Napakainit sa loob ng bahay. Sobra. Ang dalawang magkapatid naglalaro ng basketball. Ang init pa ng araw, alas 4 lang. Yung isa dragon, yung isa dinosaur naman ang gusto. Dragon! Nabalitan yung isip. Sabihin mo, dinosaur. It's dinosaur. Sabihin mo, tyrannosaurus rex. Sabihin mo, triceratops. Sabihin mo, stegosaurus. Yes, Stegosaurus. Ano? This Stegosaurus. That's Rex. Katatapos niya lang mag tsapupo, naglinis ng katawan. At ngayon naman, nagyaya dito sa labas. Init na init doon sa loob. Sobrang init talaga. Hey, Liam. Where are your friends? Okay. Where are they? A car with me. Huh? A pencil car. They're inside the house. Where are your friends? A car with me. Huh? A car with friends. Where are your friends? Look at this. Wala siyang kalaro. Ah, sige na. Bike-bike na, baby. Come on. Go. Put your toys inside the basket. Yan. Good. And then you drive. Okay, go. Good job. Very good, Liam. Go, I'll follow you. Very good. Good job. Gulo nitong dalawa na to. Hoy, hoy, hoy. Ano yung kinakanta mo, kuya? Ano yan? Wala. Ha? Wait, pinapa. Distraction. Para ako, para pumunta siya doon, para magulat doon. Nagaharutan tong dalawa. Katatapos lang namin maghapunan. Ayun, naligpit ko na at nagpe-prepare na ako ng mga bote ni Liam at saka ng kanyang tubig. Siyempre, di ba, kailangan kinulo. Kausap ko yung service ni Dude, si Leia. Hi, Leia, if you're watching. Shout out kay Leia Ortega. Ayun, nagpapaservice kasi ako bukas. Pupunta ng palengke. Napakahaba daw ng pila sa mga palengke sa Pure Gold. Ay, paano kaya?
Bahala na si Lord bukas. Pero usapan namin alas 7 ng umaga, mamamalengke na ako. Titignan ko kung makagawa ka ng vlog bukas habang papunta ng palengke. Ayan, nakapila na yung mga bote ni Liam. Yan ang aking daily routine every night. Wow, kuya, patingin nga yung gitara. Gitara mo na yan. Go, dali. Sige nga, gitara ka nga. Ano ba yung ginakanta mo? Ha? Dali. Ah, sige nga. Ano yung ginigitara mo? Liam, huwag masyadong maharap, anak. Baka mauntog ka. Tignan niyo yung minasa na binili namin kanina lang umaga o kalahati na. Kain tayo, mais. Kumusta yung mais, nak? Masarap ba? Ang kawawa si Liam, hindi siya marunong kumain ng mais. Liam, where's your guitar, Liam? Nak, kaliligo mo lang. Pawis na pawis ka na. Huwag kayo maingay. Natutulog na si lola niyo. Mag-aalas 9 na. What's that? Guitar. You know how to play guitar, baby? Hinga? Wow. Nice. Kagaling naman humawak ng guitar. Nice, baby. Naglilista ako ng mga bibiling ko para bukas. Para pagdating ko sa palengke, hindi na ako aligaga ko ano yung mga bibiling ko. Kasi nakausap ko si Leia, yung service ni Dude. Ano daw? Ang aga pa lang daw nasa palengke ng mga tao ngayon. Kasi may oras eh. From 5:30 ng umaga hanggang alauna lang ng hapon ang palengke. Tsaka ang Pure Gold. Kaya napakahaba daw ng pila. Kaya bukas, pipilitin kong makalakad ng maaga. Ayun, ito nga, nilista ko yung mga bibiling ko para hindi na ako maging aligaga. Kasi ang hirap lumabas ngayon, alam mo yun? Yung bang may curfew eh. May oras yung paglabas mo. Kaya kailangan, kung may bibiling ka rin lang, kailangan, kung may pambili ka rin lang, at may sobra kang pera, bilin mo na para hindi ka palabas-labas. Kasi, di ba, yung effort mo paglabas, tapos syempre may expose ka pa sa tao, sa mga makakasalubong mo, hindi mo alam kung meron sakit. Pero thankful kami kasi dito sa lugar namin, zero virus kami. Kaya sana ma-maintain. Ito yung mga bibilin ko bukas. Pang 2 linggo to. Sana kumasya yung budget ko. Isasama ko na sa listahan ng mga bibilin ko itong official pass slip para hindi ko makalimutan. Okay, dahil maagang mamamalengke si Mami bukas, kailangan natin matulog ng maaga kasi 9:30 na. Ginabi na rin ako, hindi na ako masyado nakapag-vlog ngayong gabi kasi nga kausap ko si Ate AJ nila kanina. Ayun, kinamusta ko. Kung naaawa ako doon sa isang anak ko na yun kasi inabutan ng lockdown. Pero buti na lang merong mabubuting loob na ayun, tinulungan siya. Thankful ako. Salamat na rin kung nanonood sila. Salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin. Okay, alam niyo na kung sino kayo. Time to say good night! Bye! 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 Diyos ko Lord, ang haba ng pila. Kailan kaya ako makakarating doon sa tindahan? Naloka ako ng very, very light. Diyos ko, Mama. Para pala ako magtatayo ng tindahan. Tingnan niyo yung mga nabili ko. Ano oras na? 10 o'clock. Isasalang ko na muna itong sinigang sa bayabas, itong bangus.